Biruin mo ha, 10 million halos ang member nila dito sa Pilipinas. Kapag ito ang sumuporta sa'yo, talagang sure win ka, talagang ipapanalo ka ng mga to. Eh wala na, alam na natin kung sino yung magiging presidente natin sa 2028. Tapos na ang laban, no? May nanalo na. Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, at alakay. Himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So yun po mga Banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Che Guevara TV nga po pala, isa sa mga Banateros Brothers. At ito, pag-usapan natin to. Malupit to. Grabe, talagang wala na, sure win na talaga. Oo, 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 durog na naman sila. Durog na naman ng mga walang niya. Oh, may iiyak na naman dito. Oo, at yun nga, ito nga daw ay balibalita na may ano na, tinabla na ho ang iba. No, tinabla na hong iba dahil sa ginawa nila. Hindi kasi, ito obvious naman din naman kasi mga kabiyaya, mga Banateros. Obvious naman na kitang-kita naman din nila siguro na wala naman nangyayari simula nung si Bongbong Marcos ang naging presidente. Wala naman nangyayari simula nung ano eh. Kaya ano pa bang gagawin nila? Siyempre, ang gagawin nila ay hindi na nila para suportahan pa kasi isa rin sila sa nabudol. Oo, kasi kapag ito yan, kapag inutusan niya, pag inutusan nila yung mga member nila na iboto nyo si Gato. Kasi ano yun, ang iglesia ni Cristo ay parang KOJC din yan. Sobrang mga ano ang mga member dyan. Sobrang aral. Sobrang respetado sila sa namumuno sa kanila. Kaya may ang iglesia, ayon sa pagkakalam ko, dahil may mga kamag-anakan din ako na iglesia ni Cristo, ano yung utos ng itaas na gagawin nila, yun dapat ang kanilang susuporta. Halimbawa niyan, no, na ngayon ay lahat ho ng partido ng mga Duterte ay susuportahan ng Iglesia ni Cristo. Oo, grabe to. Maraming iiyak na naman dito. Oo, alam naman natin na hindi rin basta-basta. Isa ang Iglesia ni Cristo sa pinakamaraming member dito sa Pilipinas, isa sa pinaka-tanyag at maraming member na relihiyon dito sa Pilipinas. Kaya kung sino man yung mga susuportahan ng mga kapatid natin, ng mga iglesia ni Cristo, ay sure win yan. Biro mo ilang mil. Kaya yan si ano, yung si Marcoleta, talagang may panalo yan. Oo, kasi nga alam na na nakabisado na nila at na tukoy na nila na talagang may balasubas ang gobyerno ngayon. Oo, hindi naman yan papayag na pati siyempre pati rin naman sila maapektuhan kung ano mangyayari sa Pilipinas, 'di ba? So siyempre bago natin 'to simulan, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para mas marami pa pong makapanood. Alam niyo yung pag-like, pag-share niyo sa mga videos namin ng mga Banateros at iba pang mga DDS vlogger ay napaka malaking tulong po yan para sa aming mga YouTube channel. Kaya sana po ay paki-share ng video ito para mapanood pa po ng iba nating mga kababayan. So eto na nga. Eto na nga. Oh, Sara muling nag-drill call sa kapatid na Eduardo B. Manalo na po. At ito pang isa na mapanoorin natin, no, matapos magdeklara ng kandidatura, higit sa 10 million butante dadalhin ni Marcoleta, PRRD Bumilib. Paktay na talaga, may nanalo na. Siguro natataranta yung mga ano, no? Siguro sasabihin nung mga lumipat sa ano, lalo na sila Tolentino. Ay sayang, sana hindi ako ano, sayang hindi agad ako lumipad. Sayang yung boto ng iglesia sa akin pag hindi ako binoto, mukhang hindi ako mananalo. Ayun yung ano, yun yung alam niyo naman yung iglesia ni Cristo, talagang pag bumoto yan, isang buhusan niya, no. O ay kung si Marcos yung iboboto nila, sabi ayaw pa naman ng mga iglesia sa mga adik.
Sabi ni PRRD yun, hindi ko sinabi ha. ayaw nila ng ano. Kaya ngayon, mukhang balibalita na mag-pull force ang Iglesia ni Cristo sa, biruy mo, may Iglesia na ni Cristo ang Duterte. May KOJC pa, anak ng teting. At ito ha, yung ratings ha. Oo, bago tayo mapunta dyan sa mga video na yan. Oo, may ratings tayo ipapakita sa inyo. Naku po, ito na. Eto, dito sila natataranta lalo. Oo, na nawiwindang sila dito, guys. Nawiwindang sila. Hindi ko lang alam bakit kung bakit nawiwindang sila dito sa ano na to na mapa-Bisayas daw. Bisayas, napakalakas daw po ng, or napakataas ng suporta ng isang BP Sara or ng mga Duterte. Malakas ang suporta sa Visayas at sa Mindanao. Sa Luzon naman ho, ay nung mga unang araw ay naging 50-50 ang mga tao sa Luzon. Pero ngayon ho, na parang napagtatanto na nila siguro na sila rin naman ay pinagluloko na, tumaas po ang ratings ni BP Sara sa Luzon na medyo, alam niyo yung Luzon na yan, medyo nangangapa-ngapa lang yan. Nangangapa-ngapa lang yan dito. At pag alam na nila na ano, kadalasan yan, 'di ba, yung tactic nung iba diyan ay puro pamimigay ng ayuda. Hindi, kahit naman ito, ha, totoo naman yan eh. Sabihin ng mga tanso vlogger diyan na ang daming pumupunta, ang daming pumupunta sa mga pa-event ni Tambay. Ang daming pupunta, ang daming nanonood. Siyempre, may ayuda. Kahit naman mga Duterte supporters yung mga yan, pupunta at pupunta yan niya. Kahit nga ako, pupunta ako eh. Pupunta ako eh. So, sayang yun, ayuda yun. Una-una, pera ko yun eh. Pati hindi ako pupunta. Pera niya ba yun? Hindi niya naman pera yun. Kupal ka ba? Ayun. Gago! Ay, no? Di kahit naman sino eh. Kahit di ka, alimbawa, o malaman mo, nandiyan si, ano, si Romualdez. Mamimigay daw ng ayuda, mamimigay daw ng 5,000. Aba, pipina ako. Ay, sayang yung 5,000 na yun. Kahit umikot ka sa buong Pilipinas, may makukuha ka bang 5,000? May mapupulot ka bang 5,000 dyan sa tabi-tabi? Wala. Kaya kung ako talaga, kahit naman sino, nagigets ko yung ano eh, naiintindihan ko yung mga kapwa natin Pilipino na pupunta dyan sa mga event ng ano. Eh pero ang tanong, lahat ba yan buboto sa'yo? Kadalasan no sa mga Pilipino, ugali na ho nila yan yung tumanggap ng ayuda kahit naman din sino eh. Pero una-una pera natin kasi ha. Hindi naman pera ni Romualdez yan eh. Pero ba ni Romualdez yung pinamimigay? Hindi ha. Tagal-tagalan niyo ako ng mga ganyan niyo ha. Oo, hindi. Kasi eto, kaya ako lang naman nabanggit kasi nga pinagyayabang. Pinagyayabang ng ibang mga vlogger dyan. Na sinasabi nila na, oy, yung mga ano dyan, yung mga DDS, DDshit ang ano daw, ang tawag nila sa amin, DDshit eh. Oh, yung mga DDs dyan, yung mga ano, yung mga banateros, wala na, talo na kayo. Ang daming pupunta sa payudan ni Tamba. Sabi ko, ulul, kahit din naman ako, pupunta ako dyan eh. Eh sayang yan, 5,000 yan, may ayuda ka pa. Kahit na medyo masama-sama yung bigas dyan, tatanggapin ko yan. May aso naman kami dito na pwedeng kumain yan. Gago! Diba? Oo, yun eh. Yun yung pinakaano doon. Kaya huwag niya sabihin na, ewan ko na lang, pustahan na lang tayo sa ano, pagdating ng, tawag dito, pagdating ng eleksyon, huwag lang idaan sa Smartmatic. Ito po ha, posible na ho ito ha. Posible pa hong matalo, no, ang mga Duterte. At tingnan, alam ko napakalakas ng mga Duterte, pero eto, sinasabi ko lang sa inyo, pinapangunahan ko lang ho kayo na kapag natalo pa ang mga Duterte sa darating na eleksyon nitong 2025, kasi balibalita natatakbo si Basti, si Mayor Basti Duterte, si Kung Pulong at etong si PRRD, pero mukhang sa mayor ata tatakbo si PRRD. Hindi lang natin alam, no. Ngayon kung matalo pa sila, medyo kabahan na ho tayo.
Dahil alam na ho natin kung anong ginawa. Kasi biruin mo, hahawakan sila ng iglesia, hahawakan sila ng KOJC. Susuportahan pa sila ng ibang mga Katoliko, eh, paktay na. Tapos na ang kinabuhi. diba? So ito, panoorin ho natin itong balita ng Net25. BP Sara muling nag-counter-seek call sa kapatid na Eduardo Manalo. So panoorin po natin. Muling nag-courtesy call si Vice President Sara Duterte sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo kahapon. Narito pong detalye. Okay, kayo dito. May sounds. Ayan na natin yung sounds ha kasi Vice President Sara sa Iglesia ni Cristo Central Office sa lungsod ng Quezon. No. Kinagawa ng mga leader ng bansa ang pagbisita sa Central Office panahon man ng eleksyon o hindi. Oo, ito daw. Ito ata daw yung tablado ni. Hindi, balibalita. Ito daw yung tablado na. Oo, yung katabi ni Eduardo Manalo. Balita pa lang naman. Wala pang kasiguro doon. Pero parang may tinabla daw. Sino kaya yung tinabla na yun? Parang may kinansilan na daw eh. Dineclare na daw sa kapatiran na wag daw iboto. At never daw na iboboto. Hindi, sino kaya yun? Nakakatakot to ha? Oo, nakakaano to. Ay, naku po. Upang magbigay pugay sa mga naitutulong ng iglesia. Ano, alam naman natin na iglesia talaga ay sinuportahan si Duterte, sinuportahan si Bongbong at lalong-lalo na si BP Sara, no? So ngayon eh ito na nga isusuportahan pa daw ng kapatid nating na mga iglesia ni Cristo ang mga Duterte. So wala na. Eh ilan member niyan? Ito may pinsan ako na iglesia, shoutout kay ano, kay Kuya Lennon Isagon, yan shoutout sa iyo, boss. Eh, tinanong ko yan eh. Sabi ko, kuya, ilan member ng lahat na iglesia? Sabi niya, kung buong mundo, kasi ang iglesia ni Cristo ay buong mundo na eh. Hindi na lang din sa Pilipinas. Parang KOJC na rin yan na talagang buong mundo na. So, sabi ko mga ilan, sabi, hindi, million na eh. Dito pa lang sa Pilipinas, umaabot na kami ng 10 million. Rita, di, tsaka ako, naniniwala ako dun. Dahil kitang-kita naman at nakikita natin, 'di ba, nung ano bang okasyon nila 'yon, nakalimutan ko. Anniversary ata nila 'yon, yung nahalos hindi nga magkasya sa daanan yung iglesia ni Cristo. O dito pa lang 'yun sa Pilipinas, ay paano pa sa ibang bansa? O yung mga OFW pa, yung mga Pilipino, ang dami nila. Kaya talagang kapag hinawakan ka na iglesia ni Cristo, eh sure bulu, panalo ka na. Huwag ka lang dayain. Sana nga. Alam naman natin ang ano ngayon, ang panahon ngayon, no? Medyo may nangyayaring kababalagan eh. May nangyayaring mahika. Oh, yung kanta kasi yan ni Kichi Nadal eh. Okay, tuloy. Sa ating lipunan, matatandaan na halos eksaktong isang taon ang nakalipas ng pangalawang pangulo ay nag-si call sa... Ang ganda pa nung pagkakaano eh. Ang ganda pa nung pagkaka-introduce ng Net25 sa ano? Sa tawag dito? Sa mga Duterte. Executive Minister, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo. Samantala sa isinigawang pagdalaw kahapon. Ay, kahapon! October 1, oh! Kahapon, ako po. Ay, October 4 na pala ngayon. Gago! Ang kinilala, ang mga makabuluhang proyekto na iglesia. Kabilang sa mga ito, ang mga paglingap sa ating mga kababayan, lalo na sa panahon na matitinding kahirapan at mga kalamidad. Ang ganitong programa ay hindi lamang matagumpay. Alam niyo, ito ha. Ito, dito ako na mamanga sa mga iba't ibang relihiyon dito sa Pilipinas. Ito, sarili nilang pera yan. Nilang mga member nila yung pinagtutulong nila. Mas dinadaig pa nga nila yung ano eh. Mas dinadaig pa nila yung tawag dito, yung mga politiko. Kasi yung mga politiko, katulad lang ni Romualdez, yung pinamimigay ni Romualdez na ayuda sa mga bayan-bayan na pinupuntahan niya, eh hindi niya naman pera yun. Pera ho natin yun, di ba? Pera natin yung ipinamimigay ni ano, ni...
ni Martin Romualdez, ni future Prime Minister Martin Romualdez. Future Prime Minister. May ganun ba? Di itong mga iglesia na to, iglesia, kayo JC, Katoliko, at iba-iba pang mga relihiyon na namimigay ng tulong dito sa Pilipinas, eh alam ho natin at alam nyo na sariling pera ho nila yan. Oo, budget ho ng kanilang relihiyon yung pinagtutulong nila. At hindi lang sa relihiyon nila, kundi sa iba't ibang mga relihiyon din. Kaya nga mas dinaig pa nila yung mga ano, yung mga politiko. O kasi yung mga politiko kadalasan pera din natin yung pinamimigay. Eh hindi naman nila mga pera 'yan. 'Di ba? Kaya nga medyo nakakaano na mas dinaig pa ng mga reliyon kaysa ng mga reliyon. Kaya nga karapat dapat talagang makapasok din 'yan si Rodante Marcoleta. Oo, karapat-dapat na talagang ano yan, makapasok. Dahil alam naman natin, kung sa tulong lang ha, kung usapang tulong sa kababayan natin at sa mga politiko, ang dami na unang tulungan ng mga iglesia. Sobrang dami na. Eh yung mga politiko na yan, ano bang naibalik sa iglesia? Wala. Ano bang naibalik sa atin? Ako iba reliyon ko, pero hindi ko na lang sasabihin sa inyo. Kasi baka magulat kayo. Saling ako kayo, JC, kaso ba ano, hindi sila nagre-recruit. Tsaka hindi ako pwede dun, no? Masyado akong makasalanan. Yan, no? Tingnan nyo yung ginagawa nila. Sariling pera nila yun, pero hindi yan ano. Hindi yan katulad ng mga politiko dyan. Pahay na naisasagawa ng Iglesia ni Cristo sa ating bansa. Hindi, tsaka dito ha. Okay, play natin dito. Alam nyo, ano to ha, tawag dito, medyo kabahan yung mga kalaban. Dahil tignan nyo yung pag-introduce ng iglesia ni Cristo sa mga Duterte. Oo, grabe, no? Sadyang ano, no? Parang may kinakas. Siguro may mga kabado ngayon. Sabi nga, ba yan? Kahit anong gawin natin sa ano eh, ginawa na natin lahat ng paninira sa Duterte, sinuportahan pa rin ang iglesia. Ano ba yan? Ubos na yung pera natin kakapanira sa Duterte. Tapos ngayon, sinusuportahan pa rin. Ano bang meron sa Duterte na wala sa atin? Tignan nyo, medyo nakakagulat ito. Hindi naman totaling nakakagulat. Pero kung sa mga kalaban ng mga Duterte, medyo kabado sila dito. Alam nyo ba kung bakit? Titignan nyo yung pag-introduce pa lang nung video, di ba? Pag ano pa lang eh, sadyang parang nangangampanya na eh. Di ba? Parang talagang maituturing mo na 101% na susuportahan talaga ng Iglesia ni Cristo ang mga Duterte. Tignan nyo, introduce pa lang niya na inintero. Di ba? Pang movie, pang ano eh. Iglesia, lingap sa mayayaman. Mayayaman. Dapat ito yung tinutularan ng mga politiko dyan na sariling pera ho nila yung ginagastos nila para ipamigay sa mga kababayan natin. Hindi katulad ng iba dyan na puro na lang pera din ng taong bayan ng pinamimigay nilang tulong. Na kung umasta, akala mo naman pera talaga nila yun. Diba? Ayan o. Hindi, tinanggalan ko lang ng sound. So, tingnan nyo yun, no? Grabe. Pati po, kita nyo, kahit sa ibang bansa, yan sinasabi ko kanina. Totoo nga yung sinabi ng pinsan ko na hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Tingnan nyo, dami niya, no? Ayan, mga Black America o mga ano ata yan, African. Ganyan ng iglesia tumulong. Kaya sana tularan to ng ano, walang wala sa iglesia. No? Kita mo, yun o. Grabe yung pag-introduce to. Alam nyo, net 25, pero wag naman sana mangyari. Pero bukas ang makalawa, baka wala na kayong prangkisa. Pero yan ang hindi nila magagawa. Dahil kapag ginawa nila, mas lalong katapusan na nila. Grabe . Mas nakatuwang ng pamalaan ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang proyekto
na makatutulong sa ating mga kababayan. Bukod sa pagpupugay at pagpapasalamat. Ay, wala na, finish na to. Wala na, finish na. Oo, grabe yung pag-introduce ng Iglesia ni Cristo kay Vivi Sara. Iyakan na to. Eh. Maraming iyak dito. Kaya yan, kasi kinalaban nyo kasi. Kung pinagsalitan nyo lang sana si Marcoleta, ay naku po. Yan, kasi wrong move kayo eh. Oh, wrong move oh. Grabe oh. Pisara ay pinaabot din niya ang kanyang mabubuting hangarin para sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Ay na, wala na. Finish na to guys. Finish na to. Ito pa isa oh. Finish na to. Ito pa isang ano, ito pa yung isa na kinakatakutan ng lahat. Nako po. Ay. Sabi naman kasi sa inyo, ba't yung paginawa kasi? Oh, eto, matapos. Matapos ideklara ng kandidatura, higit sa 10 million butante dadalhin si Marcoleta. Baktay kayo dyan, Obrey. Hindi pa man nagsisimula ang laban, tiyak na maaaring lumamang na si Rodante Marcoleta sa bilangan. Ito ang kumpirmasyon mula mismo sa mga taga-suporta ng PDP laban at sa ilan sa mga avid supporter ni former President Rodrigo Duterte. Okay. Kung saan bukod sa Iglesia ni Cristo, nila dadalin rin daw ng maraming DDS ang representative at kilalang lawmaker na si Rodante Marcoleta. Hindi, talagang totoo yan. Oo, totoo yan na dadalhin talaga namin si Marcoleta. Oo, hindi namin papa. Kung dadalhin ng Iglesia ni Cristo ang mga Duterte at ang mga partido ng mga Duterte, eh kami naman ay dadalhin din namin yan si Marcoleta. Sure yan, no? Yan ang kailangan natin na maging senador. No? Yung mga ganito na hindi takot sa na masira siya basta ay maipagtanggol niya kung anong dapat niyang ipagtanggol, kung ano yung katotohanan. Yan yung kailangan natin sa Senado. Ito ang breaking news na umani ng samot-saring reaksyon matapos mapanood ang naging proklamasyon noon at pagsuporta ni former President Rodrigo Duterte sa kandidatura ni Representative Rodante Marcoleta. Ay mismo sa dating Pangulo, isa si Marcoleta sa kanyang nakitaan ng katangiang hindi makikita sa mga buwayang politikong nasa Kongreso dahil si Marcoleta ay isa raw sa mga mambabatas na hindi tumitingin sa estado at kapangyarihan ng tao kundi ang patas sa paglilitis ito sa ngalan ng batas at sa mga Pilipino. Yun ang kailangan natin doon. Yan yung sinasabi ko nga sa inyo na mas kabiliban ho natin yung mga politiko na hindi nila, katunyan nila, Senator Robin, Senator Bongo, Senator Bato, Senator Future Senator Marcoleta. O, di ba? Future na yan, ha? Hindi, talagang yung tama yung sinasabi ni PRD na suportahan natin yung mga ganitong tao na hindi iniisip yung karir nila. Kung masira man sila o kung amuyan man silang tao, okay lang, at least alam kung ano yung alam nila na totoo at dapat malaman ng taong bayan, yun yung paglalaban nila. Kaya talagang ako okay na okay sa akin to si Marcoleta. Ayon pa mismo sa former president, hindi raw magsisisi ang taong bayan kapag binigyan nila ng tsansa ang kapulad ni Congressman Rodante Marcoleta na walang ibang inisip kundi ang kapakanan ng taong bayan. Bukod sa INC, tila nagpakita na rin ng suporta ang ilang miyembro ng KOJC sa kandidatura ni Representative Rodante. Na, pati KOJC may baktay panahan. Wait lang. Kung ang iglesia ay may 10 million na butante dito sa Pilipinas at kung ang KOJC ay meron ding 10 million na butante dito sa Pilipinas, eh paktay na, tapos na. Paktay na, wala na, may nanalo na. Oo, eh talagang ano na to. Ay tapos susuportahan din ng kasi ang iglesia lahat 'yan eh, hindi lang si Sara, hindi lang si Baste, hindi lang si PRRD, kundi lahat 'yan. O halimbawa man na tumakbo si PRRD bilang mayor sa Davao at kung sino man yung mga kapartido niya, eh lahat yan tutulungan ng iglesia yan. Pero mo, 20, may 20 million agad na sure na butante. Eh wala na, patay na. Ano pa bang gagawin na iba dyan?
Malamang sa malamang ha, ito ha. Malamang sa malamang, bukas sa makalawa, may hearing na naman na panibago si BP Sara. May gagawin na namang tawag dito ka bulastugan ng komite. Hindi lang natin alam kasi ngayon kung ano-ano na lang yung binubuhay nila ng mga issue laban sa mga Duterte, 'di ba? Kung ano-ano na lang mga issue yung mga lumalabas mapatungkol sa mga Duterte. Eh baka bukas sa makalawa niyan, tingnan niyo. Eh halos lahat 'yan na ito ha, iba-iba 'yan. Nagagaya na ako kay Marcos. Yung mga ganun na rin ako, no? Hindi naman ako addict. No? Bukas sa makalawa, yan, katulad yan yung kay Gar ba yun? O Garma? Kay Garma, yung issue dun. Yung kay Alice Go. Marami ngayon eh, na makikita natin sa mga hearing. Pero iisa lang ang ano yan eh, isa lang yung kanilang pakay niyan. Iisa lang yung kanilang plano dyan. Na bandang huli ay ipukul yun sa mga Duterte. Yun naman talaga, halatado naman eh. Diba? Kita nyo, about dun sa spy daw si... About dun sa Pogo. Oh. Ay bandang huli, si Duterte na naman yun. O katoy niyan, yung AJK. Oh, diba? O ngayon, marami silang ginagawang witness. Oh, ngayon ko, ano pang witness? Baka si Karim Abdul Babar. Kunin na rin nilang witness yon. Karim Abdul Babar eh. Ano play? Porgaleta, natiyak raw ang pagkapanalo dahil sa milyong bilyong boto na tila secured na mula sa INC at sa KOJC. Narito't panoorin ang full video kung saan maging ang former president na si Rodrigo Duterte ay humanga sa saging partylist representative na si Rodante Morcaleta. Kaya tiyak raw ito na kapag nanalo sa pagkasenador ang saging partylist representative, tiyak raw nakapakanan ng Pilipino ang uunahin ito. Play. Panoorin ang full video. Dahil po sa lumalakas na panawagan ng ating mga kababayan, bunsod na rin po ng mga huling kaganapang pampolitika, ay formal ko pong inihahayag ang aking pagtakbo bilang senador sa nalalapit na halalan. Wala na pong atrasan ito. Batay na kayo ka? Narinig na kita noon. Pero hindi yung lumang video ito pero may mga sinabi din talaga si PRRD na about kay Marcoleta tsaka ito talaga gusto niya nga talagang tumakbo to. So ito matagal na rin video to sa panoorin natin. Kita tayo kilala. Nung naintresado ako sa iyo. Yung nagtatanong-tanong na ako. Ay, hindi pala ano to, hindi matagal na video to. Bago lang pala to. Sorry, bago lang pala to, hindi to matagal. Mapayat na si PRRD oh. Kung sino ka, your lawyering and everything, at yung performance mo sa Congress. But I was really impressed yung pagdala mo sa kaso ng gobyerno or at least yung nag-neutral ka man. Pero nilabas mo yung totoo. Hindi ka takot sa mga oligarchs, hindi ka takot sa pera nila, at ginawa mong ikaw yung nagsasalita para sa lahat ng gustong sabihin nila, hindi nila masabi at nasabi mo. There are few men, sabihin ko sa iyo, without meaning to offend the rest of the guys there na kung saan tayo na punta. At kayo nagtatrabaho. You seldom ko si committed persons talaga sa trabaho nila. And I was said very much impressed by your... So eto pa pala, may isa pa tayong video dyan mapatungkol. Yan, no? Yan na. Matapos. Pinost ko lang yun kasi nga may background eh. Na music kaya dito tayo lumipat tayo sa isang video. To panoorin natin. Oh, ito na. Talagang ano na talaga siguro to. Talagang totohanan na to dahil ang dami ng mga vlogger na nag-content oh. Eh patay na. Tapos na. Oh, INC suportado ang Duterte senatorial slate. Lagot na ang bangag slate.
Kiraulo din to si Robin Sweet eh. Oo, oh, kawawa yung mga bangag slate, no? Ano na kaya ngayon? Hindi, ito lang, naisip-isip ko lang. Ano kaya iniisip ngayon ng mga nagsiliparan? Katulad lang yan, nila Tolentino, yung iba dyan. Ano kaya iniisip nila ngayon? Siguro nagsisisi sila, no? Oh, kaya din siguro na ngayon lang dineklara ng Iglesia ni Cristo na susuportahan nila ang Duterte slate. Dahil nakapirma na ng mga kontra, nakapagsumite na ng mga kanilang COC ba yun? Tama ba tawag ko doon? Yung mga kandidato, so hindi na sila makakaatras kung kaninong panig sila papanig. Ngayon, pero ito, ulitin ko, napakaganda nung nangyari dahil doon nalaman natin kung sino talaga yung Judas or yung mga pwedeng mag-Judas sa grupo ng mga Duterte. So ngayon, alam na natin kung sino yun. No? Alam naman din natin kung sino yung mga walang loyalty. No? Hindi loyal sa kanilang samahan. So ngayon, nagliparan na, okay na rin yun. At least nasala na natin yung mga dumi sa grupo ng mga Duterte. O ngayon, ano pa ba? Malamang sa malamang, susuportahan natin lahat yan. Kaya nga ito yung video kalat na. INC suportado ang Duterte National Senatorial Slate. Paktay na. Call ni Vice President Sara sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo na si kapatid na Eduardo V. Manalo na buhayan ng pag-asa ang mga netizens, lalong-lalo na ang mga DDS. Dahil nga ito, pinakitang suporta ng Iglesia ni Cristo makalipas nga isang araw at matapos ang filing ng candidacy ni na Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa para sa kanilang Senate re-election sa 2025 midterm elections. Ay maging ang Duterte senatorial slate ng PDP laban ay dadalhin din at susuportahan ng Iglesia ni Cristo. Sure win na nga daw ang Duterte slate sa Iglesia ni Cristo. Ay na. Post ni Ms. Cusette Loretta Chu. This makes my heart very very happy. Not everyone is given the chance to visit. Tsaka ito, may similarity. No, may similarity ang Iglesia ni Cristo at ang mga Duterte. Nakita niyo yung logo ng Net 25, yung agila. Hindi niyo napapansin yung logo ng Net 25 na agila. So ano ba yung pinakaano ni, 'di ba, kung tawagin ni kung si Marcos ay tinatawag na kuting ng norte. Kuting ng norte. wait ka. Napaisip ako bigla. Kung si Marcos ang kuting ng norte, ano naman si Tamba? daga lang ano, Tacloban. Gago! Hindi naman, napaisip lang ako mga kabiyaya. Kung si Marcos ang kuting ng norte, si Tamba naman ang daga ng Tacloban. Ay, naku. Replay. Of the very powerful Iglesia ni Cristo. You can't just ask, you have to be invited. More than that, it's Aguila News, the Iglesia ni Cristo's channel that carried the news. Sila ang nagpakalat that the visit happened. This is the most important show of support Sara Duterte has received. Sila pala talaga nag-ano, balita. The black voting Iglesia ni Cristo, where politicians come to beg for support, has just made its intentions clear. As usual, tama na naman ako, Charis. Thank you for this boost of morale and support, Iglesia ni Cristo. Di nyo man sabihin, we know where you stand and for that we are grateful that you stand on the side of justice. Pero ito ah, nagpapasalamat din ako sa Iglesia dahil napakatapang nyo dahil alam naman natin eh. Alam naman natin na lahat ng sumusuporta sa mga Duterte, alam naman natin na lahat ng susuporta sa Duterte ay kung hindi siraan eh talagang
hinahatak pababa ng mga ulupong ng anti-Duterte. Diba? Hinahatak nila pababa yan. Eh, ito, yung Iglesia ni Cristo, may sarili din silang network na Net25. Hindi nila inisip na maaaring matulad sila sa KOJC, matulad sila sa panggigipit sa ibang tao na ginigipit dahil partido or sumusuporta lang sa mga Duterte, eh hindi nila inisip yung, kaya sobrang salut po sa inyo, Iglesia ni Cristo at sa kay Eduardo Manalo, sa lahat ng member ng KOJC, dahil talagang pinanindigan nyo at sobrang hanga kami sa inyo na mga, kahit kami ay, kahit ako, hindi naman ako Iglesia ni Cristo, pero natutuwa ako dahil may akala ko kasi lahat ano na eh. Alam mo yun, napapaisip ka na lahat na parang lahat na lang takot na sa administrasyon, takot na na baka may gawin na ganito, ganyan. Pero nandyan pa rin, pinakita pa rin po ng Net25 ng Iglesia ni Cristo na kaya din nilang panindigan kung ano yung gusto nila at hindi pwede silang manduan. No? At syempre, nandyan din ang KOJC na kahit anong panggigipit sa kanila ngayon ay talagang talagang tumitindig pa rin sila at pinapanindigan nila kung ano yung kanilang dapat karapat-dapat na ipaglaban at kung ano yung gusto nila. Yun naman din talaga eh. Dapat ganun, no? Kung ano yung kagustuhan ng tao, hayaan natin sila. Katulad yan yung lagi namin sinasabi ng mga banateros na kung iboboto nyo si Marcos, iboto nyo. Go lang. Pero ano, huwag niyong siraan ng mga Duterte. Kaya kagaya ni sinasabi namin sa mga vlogger, kung susuportahan niyo, diba marami ng mga vlogger nagsibaliktaran na rin. Eh malaki kasi bigayan dun eh. May 50-70 kasi dun. Pang midnight snack lang daw yun. No? Eh sinasabi namin, sige dun kayo, walang problema. Pero huwag niyong babanatan ng Duterte na kesyo ganito, kesyo ganyan. Yung mga personal na buhay, ang pangit pa kasi dito, yung mga personal na buhay, yung personalan na yung banat nila sa mga Duterte, hindi na about sa topic. Tinatopic nila, kesyo may kabit, kesyo ganito, kesyo ganyan. Kaya kami, kaya sinasabi namin na kung doon susuporta kayo doon, sumuporta kayo, walang problema. Pero huwag niyong babanatan. Oo, kasi nga ibang usapan rin pag nagbanatan eh. Oo, pero yun nga, mabalik ako dun sa sinasabi ko na napaka sobra akong humahanga dito sa Iglesia ni Cristo dahil ay hindi nila inintindi or hindi sila nagpatakot, hindi sila natakot na baka mamaya eh gawin din sa kanila yung ginawa sa iba na mga sumusuporta sa mga Duterte. Go, tuloy pa natin. At meron pang loyalistang naligaw sa comment section. Oh, sabi dito, ilang votes ang INC? Ha? Gago? Oy, mga iglesia, oh, nilalait kayo ni Mardi Hugalbot. Sino to? Hugalbot? Kapilido din ni AB, ah. Yo, AB, may naligaw mo na ano, oh. May naligaw na kapilido mo. Oh, si AB kasi yan, yun eh, Duterte supporters yun eh. Ito, Mardi Hugalbot. Ilan votes ng INC? Ba't inanong mo pa? Bobo ka ba? Hindi ka ata namuhay dito sa Pilnas eh. Bobo. Dahil na, isa ang Iglesia ni Cristo sa mga popular, sa mga tinatawag na pinakamaraming member at pinakasikat na relihiyon dito sa Pilipinas. Tapos tatanungin mo kung ilan ang votes ng Iglesia? Bobo ka ba? Tanga lang. Yan ang hirap sa mga basher, no? Yung hindi nila pinag-iisipan kung ano yung sasabihin nila. Yan tuloy, nasusunog agad kayo. Tayo na, kahit ikaw, Mardi Hugalbot, kaya kanila ipanalo. Oh, kaya kanila ipanalo ng INC, kaya kanila. Sino panalo kanila bukas? At kanyang tila minaliit ang boto ng Iglesia ni Cristo. Ang sabi niya, ilang votes ang Iglesia ni Cristo? At sumagot si Chrisette Loreta Chu. Ang sabi niya, Sarah is not running. So the show of support is not the votes.
It's the fact that the INC has let it be known that they will not tolerate evil. Tama. And they will support those who are evil. The Iglesia ni Cristo's black voting is real. Iglesia ni Cristo at Kingdom of Jesus Christ black voting. Ang lakas niyan, mukhang may kakabahan na. Paktay na. Eh, sinasabi ko kanina eh. Tangan nagsaan ni Puwersa. Siya kay OJC, ano na eh. Alam na natin na talagang sa Duterte yan. Alam natin na lahat yan eh. Kay OJC member, Duterte pa rin ang pipiliin nila. Alam naman natin yung ginagawa sa kanila, no? Tapos dinagdagan pa ng iglesia, eh, paktay na. Ito pa. Pagdating ng Mayo, bantayan natin kung sino-sino sa mga bangag slate ang lalapit at hihingi ng support ng Iglesia ni Cristo at Kingdom of Jesus Christ. Uy, alam nyo, ako rin ha. Ito, basahin ko ulit ha. Pagdating ng Mayo, bantayan natin kung sino sa mga bangag slate ang lalapit at hihingi ng suporta ng INC at KOJC. So very steps, ano, is there interesting, huh? Oh, hindi, puro, eto, yan pa yung isang panawagan ko. Bantayan ho natin, ha? Yung mga laglisi talunan sa kabilang bakod, wag na ho nating tanggapin yan. Wag na ho nating tanggapin yan sa susunod. Dahil, alam naman ho natin na isa sila sa mga miyembro ng mangga. Katulad yan, hindi kay, sa totoo lang, hindi ko na kailangan banggitin yung pangalan o mga pangalan nila. Alam naman natin kung sino-sino yung mga yan. At talagang halatado naman. Kaya nga sa susunod, kayo ng mga Pilipino, kayo ng mga Banateros, mga Kabiyaya, isbantayan natin kung sino. Ngayon, pag nalaman na natin na medyo nagpapasikat na naman sa mga Duterte, ay magsisibalikan. Alam nyo, ugali na ng mga politiko yan eh. Kung saan malakas na feeling nila na mananalo sila, doon sila kakampi. Eh kaso, feeling lang nila yon. Feeling lang nila na malakas ang bangag administration. Hindi nila na, ano, hindi nila masyadong, hindi nila na ano na mas dihamak na mas maraming bubuot. Kasi ang hirap kasi dito sa mga politikong to, nagpauto kasi kayo eh. Nagpauto kasi kayo, kaya ayan. Nagpauto kayo, kaya ayan tuloy ang nangyari. Nagliwala kayo sa Chichibureche. Ngayon, asan na kayo? Ginawa lang, ang ginawa lang, pinag-submit muna kayo ng COC, tapos nagpa-file muna kayo, hinantay nilang makapag-file kayo at alam nila kung saan na kayo partido. Kaya pala siguro, oy, binaisip ako. Kaya pala siguro naging, kaya pala siguro si Aimee Marcos walang kinampihan na partido. Kaya pala, siguro baka nabulungan to ni BP Sara. Hoy, huwag kang magpartido doon sa kabila at huwag ka rin kaampi namin. Joke ko lang. Siguro nakahalata itong si Aimee Marcos. Siguro nakahalata itong si Aimee Marcos na ano, na wala akong gagawing partido, wala akong kakampi ang partido para iboto pa rin ako ng iglesia, para iboto pa rin ako ng KOJC. Hindi. May ano rin yun, ha? Pwede rin mangyari yun, ha? Grabe. Paktay kayo dyan. Oo. Kaya tayo, bantayan natin, ha? Bantayan natin yung mga ulupong. Oo, hindi pa pwedeng makabalikan ulit dito. Hindi po pwedeng makabalikan at patngas ngayon, gagamit-gamitin nila yung mga Duterte. Ay, hindi na po pwede ho yun. Kailangan na natin maging ano, maging mapagmatsyag dahil mahirap na ho, mapasukan tayo ng germs. So yun mga Banateros, mga Kabiyaya, anong may kukomento nyo po sa mga napanood nyo, no? Karapat dapat hubang kayo po ba ay maligaya na susuportahan ng Iglesia ni Cristo ang lahat ng partido ng Duterte? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, bago nyo lisanin ng aking YouTube channel, ay huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe
subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At pakisuportahan din po mga kasamahan ko na Banateros Brothers. Yan sila, Coach Oli. Happy birthday, Coach. Happy 21 years old. Yan, syempre, Banat Bay, Boss Dada, and Master Judea. At nandiyan din yung mga tropa natin dyan. Ha? Sila Jojo de Guzman, Brothers Travel, sila Kai Spencer, Kuya Goods, and ex-crew yan. Pakisubscribe po ng kanilang mga YouTube channel. Yan, shoutout kila Oslek. Eh, subscribe nyo rin. Oslek Guevara, Chris MTV, official. Wala palang official. Chris MTV, yan, subscribe nyo rin po yan. Ha? Panoorin yung mga video niya, mga live niya na araw-araw. At ayun, maraming salamat. May kilab shoutout sa inyo at kay El Capitano, ang aking tatay na nandiyan sa Biray, na shoutout kay Mama Dayan na palaging ang nanonood sa atin, no, naging piniplay yung pagmumuka natin sa TV. Nabuti hindi pa sila nagsasawa sa aking pagmumuka. Yeah, mega na shoutout sa inyo lahat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros. Yes. Walang inuurungan. Pagtama palakpakan, pagmali ay babanat. Boses ng ordinaryo Pilipino, Banateros ay walang makakaawan. Walang inuuruman, Banateros ay tinutulungan.